This is diabetic nutrition vlog. Isang pinagpalang hapon sa iyo, kaibigan. Kaibigan, isa ka bang diabetic na kumakain ng burger McDo? No? Katulad nito? Ayan, kung isa ka dyan, kaibigan, aalamin natin ngayon kung ilan ang kanyang glycemic index, no, sa loob ng 30 minutes, no, after natin kumain, no. So bago yan, magsusukat muna ako ng aking blood sugar. Ito na. Sukatin natin ang ating blood sugar para malaman natin kung ilan ang aking blood sugar ngayon, no. Ayan. Okay, so ito na yan. Yan, maliwanag dyan. Okay. Yan. So yan ang blood sugar ko ngayon. 104 milligram per deciliter ang aking blood sugar. Okay? So kakain tayo ng burger McDo regular. No? Burger McDo regular size ito. Ayan. No, tamang-tama. No? Kakain natin. Ito lang yung ordinary nila, regular, walang ano, walang halong mga gulay-gulay, no? So yun ang laman. Ayan. Ito, ayan, oh. Okay. So, kain natin. Yan, kaibigan, natapos kong kainin yung burger McDo, eksaktong 5:25, no, ng hapon. So mamayang 5:55 ay susukatin ko ang aking blood sugar para malaman natin kung ilan ang increase, no, ng aking blood sugar 30 minutes after kumain ng burger McDo. Ayan, no. So isi-share ko lang, kaibigan, kung isa ka ng diabetic, malamang sa malamang ay gumagamit ka na ng mga gamot tulad ng glibenclamide, glyclaside, glimepiride, at glipizide, no? So yun po yung gamot na pinapartner natin sa metformin, no? So hindi po ito ibinibigay ng doktor ng basta-basta lang, dahil po ito ay mayroon siyang specific na kailangan niyang ayusin, no, or gawin sa ating katawan. Ang pag-inom ng glyclaside, no, halimbawa lang, isa sa gamot na ito, or ang ininom mo ba ay glibenclamide or glimepiride at saka glipizide, ay may kinalaman sa kung ilan na lang ba or gaano na lang ang function ng inyong pancreas, no. Kung ito ba ay nagpo-produce pa ng insulin, yung inyong beta cells ng inyong pancreas, o ito ay kunti na lang ang pinoproduce, no? Kasi nasa type 2 diabetes ka, ibig sabihin na gumagana pa rin yung beta cells ng inyong pancreas, no? Ibig sabihin may pinoproduce pa rin na insulin. Kaya ka binigyan ng doktor ng glyclaside, no? Hindi po metformin ang ibibigay sa iyo kapag ka ang inyong pancreas ay nagpo-produce pa ng insulin, no? Kunti nga lang, dahil nga nagpo-produce pa ang inyong beta cells, no, ng insulin. Yun po yung kailangan para mag-produce ng insulin. Now, kung wala ka talagang pinoproduce na insulin, ang tawag dyan sa'yo ay type 1 diabetes, no? Kaya ikaw ay ini-inject ka ng insulin sa katawan dahil wala na talagang function ng inyong pancreas nang hindi na nagpo-produce ng insulin, no? Okay? So, kailangan lang talaga na alam mo kung ikaw ay insulin resistant o lack of insulin. Kasi kung insulin resistant ka lang, hindi ka pwedeng bigyan ng glyclaside. Dahil iba ang ginagawa ng glyclaside at saka ng metformin, no? So, sa mga susunod kong topic ay pag-uusapan natin 'yan.
yung tungkol naman sa metformin, okay? So hintayin natin guys yung 30 minutes at tayo ay magsusukat ulit ng ating blood sugar. Dahil nga mahina na ang insulin na pinoproduce ng inyong lapay, kaya ikaw ay considered as type 2 diabetes, no? Dahil kung wala na talagang pinoproduce yan, ang tawag naman dyan ay type 1, no? So yun, yung sinasabi ko kanina na kailangan mo na talaga mag-inject ng insulin pag type 1 ka na, no? So alam natin kaibigan na ang diabetic ay may kinalaman sa metabolism, no, ng ating katawan. Yung pagkain na pinaprocess mula sa carbohydrates converted into sugar na tinatawag nating glucose, no? So kailangan lang talaga natin ang tamang kailangan ng katawan, no? Hindi na natin importante yung masarap. Hindi na importante yung kung ano yung nakikita nyo diyan na gustong-gusto ng mata nyo, no? Ang importante sa atin guys, ang importante sa isang diabetic na magkaroon lang ng energy ang ating katawan. Yung tamang ilalagay natin, no? So iiwasan talaga natin ang carbohydrates at saka yung mga sugary food, no? So meron man talagang pamamaraan para maiwasan 'yan, no? So kailangan lang natin mag-control, disiplina at siyempre yung pag-inom ng supplement, no? Tulad ng spirulina at saka ganoderma. Ito ay malaking tulong, guys. Ito talaga ang iniinom ko ngayon, no? Ayan. Dahil nga sa ang isang diabetic ay mahira na rin ang kanyang immune system, kailangan mo rin uminom ng vitamin C, no? Sodium ascorbate para hindi maka-apekto sa inyong tiyan. Ayan. Dahil nga ay non-acidic yung sodium ascorbate. Okay? So, nandito na tayo. 30 minutes na after kumain ng burger McDo. Tara, so sukat na tayo ng ating sugar. 104 kanina. Ayan. Ngayon naman ay sa burger McDo after 30 minutes. Ayan, malinaw. 104 kanina. Ayan, so 137, no? So 33 milligram per deciliter ang increase, kaibigan, no? 33 milligram per deciliter ang increase yung isang burger lang ng McDo, no? So sasamahan mo pa yan ng French fries, sasamahan mo pa ng Coca-Cola, sasamahan mo pa ng Sprite, depende sa ipapainom na kasama doon, no? So marami pang may dadagdag yan. So yun pa lang yun, kaibigan, no? Kaya sabi ko kanina, hindi na importante sa atin yung masarap. Ang importante sa atin, ma-energize lang natin yung ating or bigyan lang tayo na mabigyan lang ng tamang enerhiya ang ating katawan, tamang gasolina, no? Kasi yung pagkain, gasolina ng katawan natin yan, no? So tiis-tiis lang, iwas-iwas, pwede naman, tikim-tikim lang. Okay? So maraming salamat.